Hello mga kapogi, kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag kalimutan i-click ang subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating uploads. Salamat mga kapogi. Pinakamahal na kape? Nagawa sa dumi ng hayop? Paano kaya ito naiiba sa pangkaraniwang kape? At paano ang proseso ng kanilang ginagawa upang maging kape ang dumi ng hayop na ito? Lahat ng yan dito lang sa Ben's TV. Isa ka ba sa mga tao na mahilig uminom ng kape? Masarap ito lalo na pag malamig ang panahon. At marami din dito iba't ibang uri ng kape na pwede natin pagpilian na depende sa ating panglasa. Ngunit, hihigupin mo ba ang kape na ito pag nalaman mo na gawa o galing ito sa dumi ng hayop? Ito ang tinatawag na coffee luwak ng Indonesia. Coffee na ibig sabihin ay kape. Ang luwak naman ay isang hayop na kung tawagin ay Asian palm civet, at sa Pilipinas, tinatawag itong musang. Ang musang ay isang maliit na uri ng mammal at sumusukat ito ng 53 cm or 21 inches at may bigat na umaabot ng 2 to 5 kilograms. Sa unang tingin, may pagkakahawig ito sa pusa. Ngunit, maiksi ang paa nito at mahaba ang kanilang buntot kumpara sa pusa. Ang kape na ito ay unang nadiskubre noong pang 1800s ng mga coffee farmers sa panahon ng Dutch colonial rule, kung saan ipinagbabawal na kumuha o mamitas ng kahit anong prutas at kabilang na dyan ang coffee cherries na ginagawang kape. At dahil sa patakarang ito, ay napilitan silang bumili ng mga prutas na kanilang kailangan. At hindi nagtagal ay napansin ng mga coffee farmers na ang idinudumi ng mga musang ay ang buto ng coffee beans na kanilang kinakain. Kaya naman, mula noon, kinokolekta na nila ito at naisipang gawing kape. At bago yan, nililinis muna nila ito at binibilad at dumadaan sa iba't ibang proseso. At sa paglipas ng panahon, ay nagtaka ang may-ari ng plantasyon kung saan ang galing ang iniinom nilang kape. Ipinaliwanag ito ng mga coffee farmers at sinabi na kinokolekta nila ito mula sa dumi ng hayop. At dahil na din sa pagkakaroon ng unique at aromatic na lasa nito, ay nagkaroon ng interest ang mga plantation owners at nagsimula na din sila magkolekta. At ibinebenta nila ito sa mataas na halaga. At dahil na kakaunti ang gumagawa nito, ay mula noon ay patuloy pa rin pagtaas ng presyo nito. At paunti-unti, nakilala ang kaping ito sa iba't ibang panig ng mundo. At umabot nang ang presyo nito ng $500 kada kilo o katumbas ng 25,000 pesos. At ayon sa datos, ang Indonesia pa din ang nangungunang supplier ng civet coffee sa buong mundo. At alam niyo ba na meron ding civet coffee na matatagpuan sa Pilipinas? Meron ito sa Davao at Iligan City. Ngunit, paano nga ba nakakapekto ng digestion process ang butil ng mga coffee beans at paano na-improve ang lasa nito? Kaya daw naiiba ang lasa ng kape na ito ay dahil sa proseso na nagaganap sa loob ng katawan ng musang. Meron kasing natural enzymes ang bituka ng hayop nito at dahil dito ay naging less acidic at hindi masyadong mapait ang butil ng coffee bean. At dahil nga mataas ang presyo ng ganitong kape, ay sinamantala din ito ng karamihan at gumawa sila ng peke at nakakabahala pa dito ay nanghuli sila ng Asian palm civet na mula sa kagubatan at ikinukulong nila ito at pinapakain ng coffee bean buong araw at hindi dapat ang kilikin ang mga peke nito. At isa pa, ito ay malinaw na paglabag sa karapatang ng hayop. Kayo mga kapogi, nakatikim na ba kayo ng civet coffee? I-share mo naman yan sa ating comment section kung ano ang lasa nito. At sa mga gusto magpa-shoutout pala dyan, comment lang kayo sa ating comment section.
Maraming salamat mga kapogi.